morning po. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po kayo? Happy Monday. Happy New Week sa ating lahat. Nandito po ako ngayon sa ating contact tracing center. Kasama ang ating mga contact tracers. Ha, ma'am? Hello, kamusta kayo dyan? Nasaan si Trisha din? Wala? Ha? No, in-interview ko lang, nag-absent na. Okay. Doon, andito ako para, again, para pakita sa inyo yung contact tracing center natin. As of 8:30 ng umaga, meron na tayo nakapag-register na 39,922 citizens sa ating Pasig Pass. So, sa mga nag-register, maraming salamat sa inyo. Sa ngayon, hindi pa ito required, ano? Sa ngayon. Pero magpapasa tayo ng ordinansa sa tulong ng Sanggunian Panlungsod natin. Gagawin natin itong required sa Pasig. So ngayon, tinetesting muna natin. By next week, required na rin ito sa City Hall pa lang. Tapos sa susunod na linggo, kung maayos ang lahat at makita natin wala ng bugs, maayos yung implementasyon natin sa City Hall, gagawin na natin na sa buong lahat na malalaking establishmento po muna. Tapos tsaka na yung mas mga medium size. So by phase po yung implementasyon natin dito. Remember man tayo, hindi tayo yung bigla-bigla na lang mag-i-implement. Kailangan siguraduhin natin na maayos muna yung sistema, maayos yung system ng Pasig Pass bago natin siya gawin required para sa mga businesses and business establishments natin. Pero ngayon pa lang, mag-download na po tayo. So sa ngayon, 40,000 na yata, ano? 40,000 na ang nag-download ng kanilang mga QR code. Ano pang inaantay natin? Download na rin po kayo. Ako rin, na-download ko na yung QR code ko. Save nyo na sa phone. Kung may printer kayo, i-print nyo na. Para naman po dun sa mga walang smartphone, huwag kayong mag-alala. Meron din kaming solution para dyan. Sa susunod naman po namin i-announce. Ano? So, gagawa tayo ng mga centers or stations kung saan po pwede mag-print ng inyong mga QR code. So, yung makikita niyo po sa likod ko, ito po yung contact tracing center natin at gamit na po nila ngayon yung Pasig Health Monitor. Yung Pasig Pass kasama po dyan sa Pasig Health Monitor. Napakalaga, nag-iisip tayo ng mga makabagong solution or IT solutions. No, na hindi po yung mano-mano lang. Alam niyo, pagpunta kayo sa mall, nag-fill out kayo ng form para sa contact tracing. Ang tanong, saan ba napupunta yung form na yun? Malamang sa wala o napupunta lang yan sa mga bumibili ng datos ninyo. Magugulat kayo, may nag-i-email na lang o may nagte-text sa inyo at mayroong sales pitch, may binibenta na sa inyo. Doon po napupunta yung mga fini-fill out natin sa contact tracing forms. Parang nagiging for formality lang, no? Mag-fill up tayo ng form. Pero sa totoo, hindi naman napupunta yun sa contact tracers natin. So itong Pasig Pass, nakasama ng ating Pasig Health Monitor, our new IT system, magiging malaking tulong po gaya ng sinabi sa atin ni Chrysalid nung isang araw. So, move on po ako sa ating 2021 budget. Hindi ko nasulat sa caption, pero 2021 budget na i-transmit na po natin sa Sanggunian Panlungsod. Gaya nung nabanggit ko dati, medyo mahihirapan tayo sa 2021. Mahihirapan, pero kakayanin po natin. Bakit po mahihirapan? Dahil po nitong pandemya, medyo bumaba po yung collection natin. The same with all LGUs across the country, pati po sa ating national na pamahalaan, talagang mahirap po. Dahil sa pandemya, maraming nagsarang negosyo. Diba, nasa balita nga kanina, 70% ng small or medium-sized na businesses nag-report na mas mababa yung sales nila simula nung nagkaroon ng pandemya. So 70%, malaking bilang po yan. Kung makikita po natin, GDP natin, medyo bumababa. Ang unemployment rate, medyo tumataas. So ang LGU, syempre kumikita ang LGU, nagkaka-revenue yan. Kalahati ng revenue natin galing sa mga negosyo sa Pasig. So dahil nahihirapan ang negosyo, medyo mababa ang collection natin. There were months na 10-20% lang ang collection ng Pasig. Yung ibang LGU sa totoo mas mababa pa. Yung iba mas mataas naman, pero lahat bumaba ang revenue collection. So next year, medyo mababa. Although na-maintain natin, ang ginawa natin,
ang ginawa po natin, yung budget natin for 2020 and 2021, pag tiningnan nyo yung superficial na number lang, pareho lang, nasa 12 billion. Actually, tumaas pa nga ng konti. Ngayon, paano natin nagawa yun? Di ba sinasabi ko, bumaba yung koleksyon. Bakit yung budget na proposed namin sa Sangguniang, bakit pareho pa rin? Bakit 12 billion pa rin? Ito po yung ginawa namin. Usually, sa dulo ng taon, meron pong supplemental budget. So, sa 12 billion pesos, ang dapat for supplemental budget natin, nasa mga 2 bilyong piso. So, ang ginawa po natin, hindi tayo nag-supplemental budget. Bakit po? Gusto natin continuity. Gusto natin sa 2021, maipagpapatuloy natin yung mga programa ng pamahalaan. So imbis na mag-supplemental budget tayo this year ng 2 billion, tapos next year 10 billion na lang yung budget natin, ginawa po natin no supplemental budget for this year, next year sinama natin yun sa beginning balance. Ibig po sabihin, yung mga regular na programs natin for the entire year, mamaintain natin. Ibig po sabihin, yung scholarship natin, na 18,000 yung target for 2021, mananatili pong 18,000 yung beneficiaries or scholars natin. Hindi po bababa. So ito po yung ginawa natin, medyo, sabihin natin, out of the box. Ano, lalo na kung mga, yung mga pamilyar sa lokal na pamahalaan or pamilyar sa LGU governance, alam niyo po, hindi masyadong ginagawa yan. Pero sinubukan natin to para manatili yung mga programa na ganito po yung budget natin for 2020, hindi po magbabago for 2021. So again, kaya po tayo walang supplemental budget for this year. Ipapasok natin yung sa beginning balance para hindi po bababa yung budget natin. At continuous ang lahat ng programa, proyekto, aktibidades ng ating lokal na pamahalaan. And hope, budget. So hopefully, pasa po yan ng ating Sangguniang. Mamaya, meron din tayong City Development Council meeting. Para po sa mga miyembro ng civil society organizations, non-government organizations, or civic society groups, in-recommend ko po sa inyo na magpa-accredit po kayo. Kung hindi kayo nakapag-accredit last year, pwede po naman ngayon ihabol, although nabuo na yung CDC. Ano? Dahil siniseryoso po natin yung sinasabi nating konsultasyon bago aksyon. At sa totoo, hindi lang po konsultasyon ang gusto natin gawin. Gusto po natin, kabalikat natin ang taong bayan sa pagbubuo, pagbabalangkas pa lang ng budget. So last year, sinimulan natin information, pagbibigay ng impormasyon sa tao. This year, simulan natin yung konsultasyon sa mga civil society organizations at yung City Development Council natin, yung mga sectoral committees natin, bago ipasa yung budget. Next year, mas magiging makabuluhan pa ang ating people's participation sa Pasig City. Dahil pag may people's participation, mas sigurado ho at mas makatitiyak tayo na yung mga pangangailangan ng tao ay natutugunan ng pamahalaan. Hindi po yung may iilan lang na nasa poder na mamimili kung saan gagamitin yung pondo, kundi gawin natin itong inklusibong proseso na pwede pong kasama ang bawat isa. So, ang mekanismo po dyan, yung ating City Development Council, yung iba pang local special bodies, ginagawa natin na seryoso tayo dun sa engagement ng or people's participation natin sa gantong pamamaraan. Pinakamalaking bahagi pa rin po ng budget natin ay yung sa healthcare services. Ayan, kasama po itong mga contact tracers natin, kasama po ang ating laban contra COVID. Ito pong ginagawa natin, ano, yung laban natin contra COVID, medyo magastos po ito. So medyo naantala din yung full implementation natin ng universal healthcare. Pero maantala man tayo, hindi tayo magpapapigil. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Basta umuusod tayo sa tamang direksyon at yung tamang direksyon na yun, ang pinaka-end goal natin pagdating sa healthcare services ay yung full implementation of universal healthcare. Next year, mas maganda pa ang implementation natin. Ano ang budget natin para sa health? 3.1 billion. Actually, pag sinama niyo po yung gastusin sa mga PPE ng mga healthcare workers natin, nasa mga 30% ng budget natin mapupunta sa healthcare services. At tama lang, ano, lalo na nasa pandemya tayo, pero kahit na wala pong pandemya, alam nyo naman po ang prioridad natin, healthcare services. Next year, magiging malaki ang pagbabago, malaking idadagdag natin sa tulong sa mga nagda-dialysis at iba pa. Ano, nakita natin, yung mga nagda-dialysis talaga medyo malaking bulto ng populasyon natin. At kailangan talaga ng hindi naman sa overhaul, pero
malaking idadagdag natin sa tulong sa dialysis for 2021. Nakita natin talagang kulang yung sa ngayon. You know, so, yan po, abangan nyo po. Hopefully, may pasa na po yan by next week or next week, 2021 budget po. Magbibigay po ako ng mas detalyadong report ukol dito kapag naipasa na to ng sanggunian panglungsod natin. Para naman po sa education sector, okay, education. Ang Pasig City Scholars Program, tuloy-tuloy yung trabaho, nakapag-evaluate and approve na sila ng 11,500 out of the 18,000 slots na meron tayo for our scholarships. Yung iba, medyo kulang pa yung requirements, although medyo nagluwag tayo ano, kumpara sa previous semesters or previous years. Dahil alam natin, medyo mahirap sa ngayon. Kunyari yung para sa 18 years pataas na certification sa COMELEC na kailangan nilang kunin, hindi na muna natin hinihingi yun. Provisionally na lang po muna, ina-approve natin, tsaka na po nila i-submit. So, 11,500 evaluated and approved. Yung mga iba po, under evaluation naman po, pero masaya po ako sa resulta sa ginagawa ng ating Pasig City Scholarship Office. Ngayon po, ang gusto po natin, gusto natin cashless yung transfer natin. Gusto natin digital transfer na or e-payment na yung gagawin natin parati. Nagawa naman natin to nung nakaraang mga allowance, pero gusto natin mas madali para sa mga scholars at mga beneficiary ng iba't ibang programa natin. So gusto po natin meron silang either cash card or ATM card. ATM card nga yung gusto natin. Doon po sa ATM card, syempre ATM card, pwede ka mag-withdraw sa ATM. Pero gusto natin, pwede rin siyang gamitin either GCash or Paymaya, e-payments na ganyan. At tingin ko ito yung mas mahalaga sa panahon ng pandemya. Meron na po siyang QR code. So yung sinasabi natin na Pasig Pass, yes, pwede po kayo mag-download ngayon. Pero kung ikaw po ay scholar or beneficiaryo ng city in another way, halimbawa po yung senior, pag pinagawa po namin yung cash card or ATM card ninyo, nakapaloob na po dyan yung QR code ninyo. So wala lang po akong sample. May sample picture ka ba? Yan, ipapull up ko yung sample picture para makita ninyo. Sa ngayon, sa scholars natin, yung 2,000 cards, nandiyan na po sa baba sa land bank. Okay, nasa land bank na po yung mga cards. So, sabi naman nila, ipaprioritize nila yung mga cards natin. Dito po, papakita ko po sa inyo yung sample. Ito po yung sa scholar. Okay, so makikita po ninyo. Okay, medyo blurry. Ayan. So ganyan, ano? So nandiyan na yung QR code ninyo. So actually, kahit hindi nyo i-download yung Pasig Pass, may QR code na rin kayo. Pero dapat i-download nyo rin para ma-update yung profile ninyo. So very convenient dahil hindi naman totoong QR code. Okay, so fake QR code lang to, baka ma-scan kasi. Ayan, si, ang sample natin, si Ka Efren. Oh. Scholar natin si Ka. Scholar pa si Ka Efren. Anyway, yan ho. No. So, yan po ang gusto natin. Kaya medyo na delay ho yung pagpapagawa natin ng cards. Dahil po gusto natin, paglabas nito, nandun na yung QR code. So, mas convenient talaga para sa atin lahat. Yan na po yung gagamitin ninyo pagpapasok kayo sa mga establishmento. Inuulit ko po, para sa mga bagong nag-tune in sa Facebook Live natin, sa ngayon, hindi pa required yung Pasig Pass or QR code-based na contact tracing system natin sa mga establishmento. But eventually, gagawin natin yan required na sa lahat. Next week, trial implementation within City Hall lang po muna para makita kung may mga bugs o may mga kailangan pang ayusin sa sistema. Kung nawala niyo po yung username ninyo or nakalimutan ninyo, una, bak pwede isulat niyo na lang or i-save niyo sa cellphone. Pero kung nawala niyo po talaga, meron naman recover yan. Ano? Pwede naman nila recover through email or your phone number. Pero una po natin mulain yung ano natin, yung mga impormasyon natin. Ito, napaka-importante. Pag may QR code tayo, protektahan natin to. At kung ipopost nyo po sa Facebook o sa Instagram o sa Twitter yung
mga QR code ninyo, takpan po ninyo yung QR code. Kahit ilagyan nyo lang ng linya na ganun para hindi po manakaw yung impormasyon ninyo. Although sa totoo, wala naman access ang lahat nyo, pero mas mabuti na lang po yung safe. Sila lang naman po yung may access niyan at meron kaming non-disclosure agreement. We strictly adhere to data privacy and the Data Privacy Act. Kaya mas safe po talaga na ito pong QR code system or PASIGPASS yung gagamitin natin. Kesa sulat kayo ng sulat ng impormasyon o datos ninyo sa mga establishmento, delikado po eh. So mas maganda po ito. So yan po, again, yan yung reason kung bakit medyo na-delay yung pagbibigay ng cash cards or ATM cards ng ating mga scholars. Sa susunod ho, pati yung mga seniors natin, pati yung mga persons with disability na ID natin, and eventually, pag meron na rin tayong city ID, magkakaroon na rin po ng QR code yun. Sa lahat po lalagyan na ng QR code. So, multi-purpose ito. Una, para sa benepisyo ng mga merong benepisyo. Pangalawa, para sa contact tracing, nandun na rin po yung QR code. Di nyo na kailangan magdala ng iba pang ID. Pangatlo, mas secure siya at pwede nyo rin siyang, pangapat, pwede nyo siyang gamitin sa mga establishmento na meron pong e-payments. So, meron din tayong panukala kasi na cashless ordinance. Ayan, nabanggit sa akin ni Consihal Brown yan, ano, yung sa cashless ordinance. Good idea siya, hindi pa natin siya kaya sa ngayon. Pero dyan tayo patungo, pinaghahandaan po natin yan. Other matters, yung sa seniors, happy elderly week. Hindi ko pala kayo nabati last week, pero elderly week nung nakaraang linggo. At sa ngayon, meron tayong 56 na senior citizens na magkakaroon ng cash incentives dun sa centenarian ordinance po natin. Ayan. So, yung centenarian ordinance natin, syempre centenarian, 100 years old. Pero ang ginawa po dati, naipasa po yung ordinansa ni dating Consihal Andy Santiago, pag 90 years old ka, makukuha mo na yung konti doon. So, pag nag 95 ka, makukuha mo rin yung isang bahagi doon. Kasi hindi naman lahat mag-go 100. So, inagahan natin mula 90 years old, may mga nakukuha na silang konting cash incentive. So, meron po isang 100 years old, namili po ako ng isang bibisitahin din, ano, pero lahat po yung 56 na centenarians natin, processing na po yung cash incentive nila. At malapit na po yung matanggap yan. Babalik po ako sa education sector. Nabanggit ko 11,500 evaluated and approved na. Meron pa tayong pending, yung 2,000 cash card or ATM. Binaprocess na ngayon ng land bank, tapos susunod po yung mga iba. Yung mga honor graduate, may Latin honors na Pasig City Scholars, pwede pa kayong humabol. Pwede nyo pang i-process yung mga papel ninyo para makuha nyo po yung incentive ninyo. Sayang po, 20 mil din yun pagka cum laude ka. Sayang po, kunin nyo yun. Baka yung iba hindi lang nabalitaan o busy o baka hindi makuha yung requirements dahil sa school. Wala naman po tayong cut-off doon. Basta mapakita nyo na scholar kayo na nakapag-graduate with Latin honors, makukuha nyo pa yun. Huwag kayong mag-alala. So, hindi naman kayo, hindi nyo kailangan magmadali. Makukuha nyo po yun. Sa mga honor students naman ng public schools natin, ito turn over na natin yung cash sa ating mga principals. Sila na po bahala sa distribution. Ganun din po yung mga tablets natin. Diba nung hindi pa nagbibid or pabidding pa lang yung mga tablets natin, kami ni Kong Roman, tuwing may nakausap kami mga parents o mga students, usually via Zoom, di ba, yung mga stakeholders convergence meeting natin, pag nakabisita po kami doon, lagi po namin sinasabi, ito pong procurement natin ng tablets. Ang pinag-uusapan natin dito, mahigit 150,000 tablets, tapos may laptops pa para sa mga teachers and yung mga ibang ICT or may special na pangangailangan ng mga estudyante natin. 150,000, subukan nyo po mag-distribute ng 150,000 na kailangan proper delivery, proper inspection, at hindi lang proper delivery at inspection, syempre may mga requirements pa yan, may COA component pa yan. So, maging mapag-unawa sana tayo na hindi po agad-agad madi-deliver. I mean, hindi po agad-agad mabibigay sa inyo ng mga schools yan. No? Pero, na-turn over na po natin yan sa DepEd, yung iba parating na rin. At kailangan kasi maayos din yun. Isa pang halimbawa, isa pa, yung
yung teachers, di ba? Pag nag-distribute sila, nagsusuot pa sila ng full PPE. Para din yan sa kaligtasan ninyo. Kung mamadaliin po natin at pipilitin natin na this week ay talagang ipipilitin natin ma-distribute lahat by this week, baka magkagulo po tayo. So mas mabuti na yung inay-inay lang tayo. Basta makakarating po. Sa ngayon naman, meron kayong mga printed modules. Di ba? 2 weeks po yung binigay sa inyo ng mga schools. At abangan nyo na lang po yung announcement ng school. Sila na po bahala. Sila na po ang bahala kung paano yung distribution niyan. Ngayon po, may mga nagtatanong kung ano mangyayari pag nasira yung tablet. Well, kung nasira yung tablet and hindi kasalanan ng bata, kung talagang may defect o may damage, pwede pong palitan ito or ipapaayos natin. Ano? No problem po dun. Pero pag talagang, kunyari, pinukpok nyo ng martilyo yung tablet, hindi na po natin papalitan yun. Kasalanan nyo na po yun. Hindi naman natin pababayaran ng mga magulang natin, baka hindi rin naman kaya ng iba. Naiintindihan naman po natin 'yun. Pero hindi na po kayo makakaulit. So alagaan po natin. Ito po ay resources ng gobyerno na binibigay po sa atin. Kailangan pangalagaan po natin ang kagamitan na ito. Technically, gobyerno pa rin po ang may-ari niyan. Pero ang totoo naman po niyan, ito hindi ko alam kung pwede kong sabihin o hindi, pero sasabihin ko na rin po kasi ang dami talagang nagtatanong. Ito hindi naman po kukunin na ng pamahalaan eh. Ma-justify naman natin yan na hindi na kukunin ng pamahalaan. Pero technically, gobyerno pa rin ang may-ari. So, at the end of the school year, baka hingin po namin sa inyo to make sure na nasa inyo pa talaga yung tablet. Pakita nyo na nasa inyo pa rin yung tablet. Kung hindi nyo maipakita, dun nyo kailangan bayaran yun. Kasi baka yung mga ibang magulang, aminin natin may mga ibang magulang, maliit na persyento lang naman to, pero may mga ibang magulang hindi masyadong responsable. Yung iba, baka subukan, benta yung tablet ng anak nila. Kung ganun po, pahabulin natin yung magulang. At hindi lang sa habulin, kailangan bayaran nila yon. Pero kung at the end of the school year, may maipapakita ninyo na ito pa yung tablet, ginamit, nasa anak ko pa rin yung tablet, mas malamang sa hindi na po namin kukunin yan, sa inyo na po yan. Pero kailangan ipakita ninyo sa end of the school year para maiwasan po yung mga pagkakataon na alam nyo na. Okay, so yun po, sana nailinaw ko po yan. So technically, gobyerno ang may-ari niyan. Pero sana malinaw po yung pagkaka-explain ko. Sa susunod na linggo, i-explain ko rin po ulit para sa mga hindi po makakanood ngayon. Sa mga empleyado naman natin, yun po, reminder again yung sa QR code. Dahil by next week, required na po yan sa City Hall. So subukan nyo na po siya, tingnan nyo na po paano nyo siya isi-save. And then next week, this coming, bali sa Monday, mag-i-issue na po ako ng EO, baka mamaya or bukas mag-i-issue na po ako ng EO for the following Monday, bali ano yung following month, October 19, required na po ang ating QR code para makapasok ka sa City Hall. So simulan natin sa City Hall bilang mga kawani ng pamahalaan, maging mabuting halimbawa tayo sa lahat ng Pasigueño. Again, ito paalala po sa ating mga empleyado, unay sa QR code, pero pangalawa, pagbutihin natin ang ating trabaho, maglingkod po tayo na may integridad, ng marangal, gaya ng karamihan po sa inyo. Although ito, ikinalulungkot ko po sabihin na may mga empleyado tayo, may mga kawani tayo ng pamahalaan, na sa ngayon ay may administrative case at meron pang 3 na mayroong criminal case. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan nila. Hindi ko na rin po sasabihin kung anong departamento nila. Pero malamang kung taga City Hall ka, nababalitaan nyo naman po. Yung isa po, yung dalawa, meron pong ginawang mga ghost beneficiary ng ating programa. Pinag-iisipan kung sasabihin kung saan. Siguro maganda rin po malaman ninyo para sa accountability natin. Meron pong dalawa na gumawa ng mga ghost beneficiary sa ating scholarship program. At nahuli po natin sila na may 100 ghost beneficiaries or ghost scholars. Nahuli po natin sila, hindi po tayo pwede magbulag-bulagan. At yung isa dun sa mga yung isa sa dalawang empleyado na gumawa nito, meron pang mga ibang anomalya na nakita natin, may mga nag-report
under investigation pa po ito. So criminal case po talaga kasi nagnakaw sila sa taong bayan eh. Ilang million din po yun. Oh, kahit sabihin mo 1 million, yung sa 1 million, ilang scholar na paaral natin nun. Ang nakausap ko yung isa sa kanila, pinaliwanag, sabi ko talaga, yung una ayaw pang aminin eh, pero malinaw na malinaw yung sa papel. Yung sa bawat ghost scholar na ginawa nila, may isang scholar na hindi nakapag-aral. May isang scholar na deserving na hindi nakakuha ng scholarship. Kaya criminal case po talaga yan. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan na kunyari, okay lang, mas may nakikita tayong ganun. Ano? So ito pong gumawa, ito yung sinasabi ko rin sa nung nakaraan, di ba, yung mga ibang scholars, maaaring natatandaan ninyo, na sinabi ko nung, siguro ilang linggo na rin ang nakalipas, nung na-delay yung allowance ninyo, hindi ko lang po masabi at that time kasi ongoing yung investigation, baka mawala yung mga papel. Pero ang totoo nun, kaya na-delay yung ibang allowance ninyo dahil sa ongoing investigation dun sa ghost scholars. Ito talaga, hindi naman ako madalas magalit, pero pag nakikita po akong tiwali at nagnanakaw directly sa taong bayan, yun po talaga nakagalit at hindi natin nahayaan ang mga ganong kalakaran o ganong practice sa City Hall. Ahabulin po natin yan. Hindi tayo papayag. At magiging leksyon na rin ito sa mga susunod pa na maaaring sumubok pa. Sana hindi na. Yung pangatlong empleyado na sinasabi ko, caught in the act, sa gitna ng Jollibee yata yun, tumanggap ng pera para mag-process ng permit, para i-expedite yung permit. Caught in the act, extortion actually yung nangyari. Ano? Hindi lang sa inalok siya ng kliyente o ng pasigenyo na nag-a-apply ng permit, hiningan niya talaga at dinidelay yung paglabas ng permit. So ito po, criminal case din. May admin case pang kasama. So mukhang solido ang ebidensya natin dahil nasa video po talaga siya at meron tayong testigo. Dalawa pa yung testigo laban sa kanya. Again, alam kong iilan lang naman po sila, no? Pero hindi tayo papayag na may mga ganun. Diba, kasama sa dahilan kung bakit ako tumakbo para mayor ay para linisin ng pamahalaan. Mahirap gawin, marami akong nakakaaway, pero okay lang. Basta alam kong tama lang yung ginagawa natin. Gusto natin linisin ng pamahalaan. Dahil sa bawat pera, bawat piso na nananakaw mula sa pamahalaan, piso po yan na hindi na pupunta sa dapat puntahan. So, yung mga scholars natin, iba pang benepisyaryo. So again, sa mga nanonood na empleyado, doon dyan sa may mga racket na hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon, the day of reckoning will come. Hindi naman panghabang buhay makakalusot tayo sa ginagawa nating hindi tama. Maliit na porsyento lang po ng ating mga kawaniang kausap ko ngayon, ano, pero kailangan ko pong sabihin yan. So, ayun ho, to end on a more positive note, ito po meron akong hawak ngayon na may nag-donate po sa city government at pag medyo maayos na yung museum at pwede nang pumasok ang mga pasigenyo at mamamayan sa museum natin, yung Murillo Velarde, ito yung tinatawag na mother of all Filipino maps. May nag-donate po sa atin na nasa office ko po ngayon for safekeeping yung authentic digital replica. So dito natin makikita na ito yata nanditong side yung Spratlys, ano, ng Kalayaan Islands. So dito natin makikita yung ginamit dun sa yung sinight ni Presidente Duterte recently na desisyon. Ito po yung mapa na pinagbasihan nun. No? Isa sa mga pinagbasihan nun ay yung mapa na ito. So, yung authentic digital copy na sa taas. Well, natuwa lang ako kaya pinakita ko lang. Ito po yung authentic digital copy ng authentic digital copy. So, ayan ho. Meron pa akong nakalimutan. Tapos na yata. So, may mga frequently asked questions ba tayo na wala naman. Okay, so yung mga ibang questions, siguro titingnan ng PIO, baka may nakakaligtaan ako, hindi nabasa ng mga tanong ninyo. Papasalamat din ako sa mga staff ng CHAMP, sila yung nagbigay sa akin ng t-shirt na ito. Ano? Nakakatuwa sila. Ito yung mga, marami tayong mga empleyado na silently nagtatrabaho. Hindi na natin sila napapasalamatan, hindi na natin sila napapansin,
Pero nagtatrabaho sila, yung sa CHAMP at yung mga ibang staff natin under ng CHD or City Health Department, libo-libo yung mga natutulungan nilang mamamayang Pasigueño. Kaya salamat po sa inyo. Hindi ko kayo, siyempre dahil sa COVID, ang focus natin, lagi natin nababanggit yung referral facility, yung mga health center natin. Pero kayo po, nandyan sa CHAMP at iba pa nating mga iba't ibang opisina natin na hindi ko madalas mapasalamatan. Salamat po sa inyo at mabuhay po kayo, pagpatuloy po ninyo ang paglilingkod sa taong bayan at sa mga Pasigueño. Tuloy-tuloy lang po tayo, everyday may bago tayong improvement, may bago tayong ginagawa. Pinapalakas natin, pinaiigting natin ang serbisyo natin sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pandemya. Marami tayong kailangan gawin, nakakapagod, pero let's press forward, tuloy-tuloy lang po tayo. Again, happy Monday po sa atin lahat. God bless po. Have a